na kaya dalhin mo na ako sa hospital. 2 days po na umi na may kasama pong dugo. May baog yata sa amin kasi hindi po makabuo ng baby. And of course, we have another testimony. Tatawagin mo po natin si Sir Orly Calderon from CAPS. Palakpakan po natin si Sir Orly. Pakinggan natin ang kanyang napakagandang testimony. Hi, Sir Orly. Wonderful morning. So wonderful morning po sa atin pong lahat. Ang unang pagpapasalamat po ko sa HealthWell na siyang nagdala po sa akin dito. Ako po si Orly Calderon, taga Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Nagsimula po yung tinutal po ng July. 8 years na po ako sa company, pero parang kumbaga sa isang buwan, ilaw, aandap-andap, unti-unti, nawawala po, kumabalik, nawawala ulit. Dati po akong employee ng SM, yan sa SM Mega Mall. Unang-una po na natanggal po ditong produkto sa aking katawan ay yun pong aking asthma. Asthmatic po ako since 5 years old po ako hanggang 25 years old. Yun po yung nagawa sa akin ng Parley. Pero ang kwento ko po, magsisimula noong nakita ko po si Sir Jeff, naging top 14 na po sa company. Dahil nawala nga po ako sa company ng 4 na taon, kung saan layo nang narating yung upline. Hanggang po noong April 2018 po, pinuntahan niya po ako dito sa Nueva Ecija para encourage po ulit ako na bumalik sa company. Nagsimula po yung pagbabago ulit sa buhay namin. February 2017 po nung magkakilala po kami ng aking misis. Ito pong May 2018 nagsama po kami. Ngayon po sa pagsasama po naming dalawa, dumating po sa point po na sabi ko sa sarili ko parang may baog yata sa amin kasi hindi po makabuo ng baby. Isang araw nagulat na lang po ako na tumawag po yung misis ko sa akin. Sabi niya, "My love, umuwi ka na, hindi ko na kaya, dalhin mo na ako sa hospital." Sabi ko sa kanya, hindi ako makakauwi ngayong oras na ito, pero merong green barley yan sa lalagyan, timplahin mo isang bote, tapos inumin mo yung kalahati. After 10 minutes, kung walang pagbabago, sabi ko sa kanya, kahit mamayang gabi, dalhin kita sa doktor. Ininom niya po yun. After 10 minutes, tinawagan ko po ulit siya, ang sabi niya na wala daw yung kirot. Dahil nasa health industry po ako, hindi ko pwede ipagsawalang bahala na meron siyang sakit. Sinamahan ko po kinabukasan sa doktor. Ngayon po, pina-check up ko, laboratory po, lumabas na meron po siyang UTI. At 2 days po na umi na may kasama po dugo. Niresetahan po siya ng doktor ng good for 1 week na gamot. Ang ginawa ko po, sinabay ko po yung green barley na ating HealthWell. So, pinainom ko po ng kalahating bote sang araw. After po ng 1 week na pag-inom ng gamot galing sa doktor at saka yung green barley natin na kalahating bote sang araw, wala na po yung gamot galing sa doktor. Kinontinuous ko po ng another 1 week po yung ating green barley. After 2 weeks, dinala ko po ulit siya sa doktor, pina-check up po at laboratory. Lumabas po doon, negative na po siya. Ngayon po, sabi ng mga kaibigan namin, baka daw mababa yung matres kaya hindi mag-pregnant. So, ginawa ko po, pinahilot ko po siya. After kong hilutin, pinainom ko po ulit ng kalahating bote isang araw na green barley. And after po ng 1 month, pag-inom po niya na mahigit, ang sabi ng misis ko, delay na daw po siya. Pregnancy test po siya at lumabas po doon na kabuntis na nga po siya. Tapos po, nung 3 months na po yung tiyan ng misis ko po, hindi naging madali yung pagbubuntis po niya. Kasi po, nung pinatimbang po namin, ang sabi po doon, 35 lang yung timbang niya at masyado daw pong mababa. Kailangan daw bumalik kami ng after 1.5 months para makita ulit. Pero kailangan bumigay daw po yung misis ko ng 4 na kilo. Sabi ko sa sarili ko, parang nagalinlangan po ako. Sabi ko, 3.5 months nga, ang 35 lang yung timbang niya. How much more yung isang kalahating kung bibigat ng 4 na kilo. Kaya lang po, tinignan ko po siya sa positive side. Kasi po, meron na po kaming mga dealers. May mga dealers po ako nag-pregnant din. So, naging maganda po yung kinalabasan ng mga baby. So, sabi ko, kung maganda yung sa kanila, pwedeng maging maganda rin yung kalabasan sa baby. Pinailan ko po siya ng green barley. And po, after po ng 1.5 months, bumalik po kami doon para timbangin po siya. Yung hinihiling po na 4 na kilo po, naging 5 kilo. Kaya nakakatuwa po yung nagawa ng green barley. Pina-ultrasound, lalaki po yung baby. Noong araw na ipapanganak na po yung baby namin, around 12 midnight, hinising po ako ng misis ko. Ang sabi po niya, manganak na siya. So, dahil first baby po yon, dinala ko po siya dun sa panakan. Ngayon, pagdating po namin doon, dahil visit siya mapakali at pakirot daw, sabi, 2 cm pa lang, so hindi pa daw po lalabas. Pakabukas pa daw ng mga hapon, umuwi po kami. Pagdating po namin sa bahay po, pinainom po siya ng green barley. Noong hapon na po, dinala ko na po ulit siya doon sa panakan. Pinaglakad-lakad po siya. Sabi, 4 cm pa lang, kaya hindi pa daw lalabas. So, ang ginawa ko po, pinainom ko po ulit na pinainom po ng green barley. Kalahating bote. Madaling araw na po, around 3 a.m. po, nagulat na lang po ako, tumawag po yung bitis ko. Sabi niya, "My love, pumunta ka na dito. Saka ikaw na lang iniintay ang anak mo." Sabi niya, kaya hindi pa siya lumalabas. So, pumunta po ako doon. Yung hipag ko po yung nagbantay sa kanya. That time kasi kinaumagahan, may presentation po ako sa isang senior citizen. Nung dumating po ako doon, nadatnan ko po siya. Kung titingnan mo, parang
wala ng lakas. So, ang ginawa ko, pinainom ko po ulit siya ng green barley kasi baka di niya na kaya humiri. Ngayon po, nung pinainom ko po siya ng green barley, bago po magliwanag, umalis ako sa paanakan, sabi ko, kaya mo yan. Ngayon po, before po mag-start po yung presentation ko po sa talugtong sa senior citizen po doon, nakatuwa po, before po ako mag-present, nailabas na po yung baby ko na ipanganak po, healthy po yung bata. 3.6 kilogram po. Doble po yung panalo ko. Kasi po, naipangalak po yung anak ko ng maayos at the same time nakasold pa po ako that time po ng isang bag ng green barley. Marami pong mga nabago po sa buhay ko po dito po sa Healthwell. Yan po, ayun ko na po yung anak ko. Ayan si Marky po. Yan po yung aking baby. 1 year and 1 month na po siya. At healthy po yung bata. Hindi po nagkakasakit. Wala pong ibang vitamins yung baby ko kung hindi green barley lang po ng ating Healthwell. At ang isa po pong isi-share ko po, yung experience ko po dito, bagong experience ko po dito po sa product natin. Nung mga last 4 days pa lang po yung lumilipas, ang nangyari po, nagising na lang po ako na isang madaling araw, umihi po ako, hirap na hirap po ako sa pag-ihi, makirot na makirot. Ang unang pumasok sa isip ko, hindi kaya ako meron akong prostate problem or prostate cancer. So kinabahan po ako talaga. Kasi sabi ko po, hindi pa ako nagiging milyonaryo sa Healthwell, meron na akong problema. So ang ginawa ko po, dali-dali po, kasi 3 days ko na po yung nararamdaman, hindi ko po pinansin hanggang makirot na makirot na noong yung ika 3 days po niya. Ngayon po, ang ginawa ko po, tinimpla ko po yung isang bote ng green barley ko, nilagyan ko ng dapat na heart flask sa isang bote. Ininom ko po yun, kalahating bote. Ginawa ko po lang yun for one day. Umaga, tanghali, tsaka yung gabi. Pero ang good news po, yung maghapon lang po na pag-inom ko po, nawala po yung kirot doon sa pag-ihi ko po. And last po, yesterday lang po, yung aking naging experience na naman sa product, sa pakikialam ko po dito po sa pinagawa pong tindahan, dahil rinas ko nga po ito, naglinis-linis po ako sa paligid nito. Hanggang nakaapak po ako ng bubog ng bote. Hindi po maampat yung pagdugo, ang daming dugo na nawala. Ang ginawa ko po, buti na lang nakapaglagay po ako ng isang bote doon sa bag ko. Binusguran ko po ng powder yung sugat. Yung unang lagay ko po, hindi po naampat yung pagdudugo. Pero yung pangalawang paglalagay ko po, naampat po yung pagdudugo. At nakakatawa po ako kaninang umaga, nung tingnan ko po siya, nakatikom po yung sugat. Marami po terms of health po, hindi lang sa health ko, kundi pati sa family ko po. Yung tatay ko nawala po yung pneumonia niya dahil po ito nag-parley din. Aside po dyan, ginawa ko po itong company no sir, na kahit paandap-andap po, pawala-wala po ako. Inabot ko po na 8 years dito sa company, sabi natin mga 4 years kasi nawala po ka na 4 na taon. Nag-income na po rin ako dito sa company ng 667,100 pesos po. Kahit po, patigil-tigil ako, nagkaroon din po ng konting result. Ang nakakatuwa po dyan, nakapag-extension po ako doon sa side ng bahay namin na pinagawa ko po sa tulong po ng green barley. Nagkurso po ako na magagawin po itong business noong 2018 po ng September na nagsimula akong i-workout talaga. Noong December po, pinagawa ko po yung extension ng bahay namin. At nakakatuwa po, yung latest po ngayon, ito pong tindahan po ng misis ko. Pwede niya na pong pagtindahan at pwede na rin pong maglagay po ng green barley dito sa loob niya. Sa tulong po ng Healthwell, ito na po ngayon saan po ako nandito na nagsasalita. Masarap pala sa pakiramdam na nakikita mo po yung result. Sa mga hindi pa po sumusubok ng barley, sumubok po kayo. Kasi po sa ngayon, sa ibang company, natanggalan ng mga empleyado ko. Pero dito po sa atin, buwas po yung biyaya. Nakakatulong po tayo sa health ng mga taong nabibigyan natin at share natin ng product. At the same time po, marami po tayo natutulungan na mabago po yung buhay nila in terms of financial. So yun lang po yung maishishare ko sa ngayon po dito po sa ating mga kasama po sa Healthwell. Unang-una po sa lahat, magpapasalamat po ako kay Ma'am Vicky Tasakan Espiritu at kay Sir Joey Espiritu po na dinala po ito pong ating Healthwell International Corporation. Nagpapasalamat din ako kay Ma'am Cora Medel at kay Sir Mel Medel po dahil walang sawa po silang sumusuporta sa amin. At kay Coach Lobby Kalimag, salamat po sa pag-support sa mga distributor po namin. Nagpapasalamat din ako kay Sir Jeffrey Herpacio po na dinala niya po ulit ako sa pangalawang pagkakataon po dito sa Healthwell. Kung ano pa man po yung meron po ako ngayon, marami po akong utang na loob kay Sir Jeff. At sa mga distributor ko po na walang sawa po na sumusuport din, na nagsisikap, katulad na lang po ni Ma'am Gemma Martin, na talagang araw-araw na umiikot. Kay Nanay Carmelita Makapagal na kahit senior citizen po, sinisikap pa rin na i-share po yung barley. So nagpapasalamat po ako. Kay Ate Josie, maraming salamat. At sa iba pang mga distributor ko sa mga senior citizen po na mga walang sawang sumusuporta po sa Talutog Nueva Ecija, maraming salamat po. Kay Lord po yung pampuri at pasasalamat. Wonderful morning po sa ating lahat. Thank you so much, Sir Orly.
Calderon, palakpakan po natin ang kanyang mga testimonies, hindi lang po isa, punong-punong po talaga ng biyaya, tatlong testimonies para po kay Sir Orly. O, yan nga po yung pagpapatunay na ang produkto natin ay talagang proven, tested, tasted, and trusted. So, mahirap po kasi sabihin natin product eh maganda lang, pero tayo mismo po ang mga buhay na saksi kung gaano kaganda ang ating produkto, di ba? Yan nga po, sabi nga kanina, yan ang mission ng kumpanya natin, matulungan lalong-lalo na may mga concerns pagdating sa kalusugan, and everything will follow. Unahin po natin tulungan ang mga may karamdaman, kaya ang company natin ay health, wealth, health muna, di ba? Kalusugan, and then yung wealth susunod na po.